ating yawyawan every day. Salamat sa laging in, first in. Angel Pidu, Tatsuki, Ma'am Lim, Ma'am Liwanag C. Sino pang iba? Ma'am Margie, aking pamangkin, top 5 every night. Ma'am... Sami, akin na nga yung cellphone, Sami. Saglit lang, basahin ko yung aking top 5 every night sa ating videos. Na talagang hindi nagpapalya. Akin na dali, sandali lang. Ma'am, meron. Thank you, thank you. Ma'am, meron kami doon school play money natin. Anong play money? Play money. Diyan, sabi ni Diyan, bili ako play money. Sabi niya, mama niya. Ha? Ay, walang signal yung cellphone mo. Basta Ma'am Liwanag si Ma'am Sarah. Basta hello sa lahat. Bukas, mag-record ako sa aking top 5 videos every day. And so, for today's video, si Ilyas is galing na sa Pakistan, Islamabad. Oh, Philippine Embassy ng Pakistan, Islamabad. Nag-process na siya ng papers for coming here in Philippines. Uy, Sammy, pupunta na si Papa Sammy. Uy, sabihin mo kay Papa. Halika na, Papa. Papa. Sabihin mo. Ano? Atch na. Papa, atch na. Ah, punta ka na daw dito. O, diba? Naglalaro siya, busy siya. Itong batang ito ang laging makapapa. Araw-araw, gabi-gabi, sinasabihan ako, mama, punta ako, papa, mama, punta ako, papa. Sabi ko, lumipad ka, lakad na. Kasi nga, diba, layo. So, yun. Ang sabi naman sa kanya, may kulang na requirements yung papers niya. Merong photocopy ng passport ko. Mag-asikaso ako dito ng affidavit na kailangan may notary galing sa attorney. Tapos barangay clearance and police clearance ko. So yun, sa akin, passport copy, ID ko, police clearance, barangay clearance, and affidavit. So lima. Lima ang akin ditong requirements na galing sa Pilipinas. Sa kanya, yun lang ang kulang sa akin. So, siguro ma-process ko yan by this day, this week. O, isend ko sa kanya. So, after nun, ipasa naman niya doon sa Philippine Embassy ng Pakistan. So, hoping, maghintay tayo ng weeks, ganyan, ma-approve. So, yun, pupunta na siya dito. So, kaso naman, ewan ko ba, kasi para bang ang panahon, ang tadhana, para bang hindi sumasang-ayon na pupunta si Ilya sa Pilipinas. Kasi yung nanay naman niya, ano, kumbaga, mahirap na ang kalagayan ngayon sa sobrang tanda na. Kasi, andyan na yung hindi na nabubuka yung bibig, oo, hindi na makapagsalita. Diba yung laging binabantayan nila 24 hours yung lagi silang napunta sa hospital, sa araw, sa gabi, minomonitor nila, yun, ganun ang tawag nun, nagmomonitor sila sa nanay niya, kasi nga ang nanay niya ay sobrang tanda na. Oo, sabi ko nga every minute, every now and then ako nag-text kay Ilyan, sabi ko, how is mother there, how is BG? So, sa kanila ang tawag is BG. So, sabi ko, sabi naman ni Ilyas, ganun pa rin, walang pagbabago. Sabi ko, siguro, wag na kayo mag-alala kasi alam nyo naman kung ilang taon na si BG, yung mother mo, almost 110 years old up. Hindi nila sure. Basta, ang alam lang nila is 110 up pa yan. Oo.
So yun, under monitoring pa rin ngayon ang nanay nila kasi pag may mangyari, tinatakbo nila agad sa hospital. Kaya yun si Ilyas, ganun. So sabi ko, ano ba yan? Para bang hindi naman hindi binigay ng ano ng itaas na maging masaya kami, maging masaya ako. Imbis na nakaready ka na napunta dito, meron namang ano, merong ano, ganito, ganyan. So, maghintay lang talaga tayo in God's perfect time. Talagang alam kong ibigay sa atin ng itaas yan, ibigay sa atin ni Allah, ibigay sa atin ni God. Kung ano yung nararapat, in God's perfect time talaga, maghintay na lang tayo. O, sabi ko sa kanya. Pero, sabi ko sa kanya, ha? Saan tayo punta? Philippines. Ha? Sa Philippines. Philippines man ito. Sa Pakistan. Sa Pakistan. Gusto mo doon? Eh, hindi ka nga marunong pa magsulat ng pangalan mo. Babalik ka na naman doon. Marunong ako. Marunong. Hindi ka pa marunong. Marunong. So guys, so yun, ano... Pero, babalitaan ko kung kayo naman lahat. Updated naman kayo lahat sa aming buhay. Sa ipagdasal na lang na, talaga natin ang kagalingan sa ina ni Ilyas. Kagalingan sa ina ni Ilyas o sa pagpapagaling na talagang maging totally okay na siya para din naman si Ilyas hindi na mag-alala. Of course, mother, di ba? Pipiliin mother or asawa, syempre mother, doon ka galing, di ba? So yun, wag na ako makulit sa kanya kasi under monitoring sila ngayon sa kanilang nanay. Oo. Bago lang namatay yung isa niyang kapatid. Tapos ngayon, wala pang buwan, tapos ngayon ang yung eldest nila. Tapos ngayon yung nanay niya under monitoring pa. Hindi mabuka ang bibig, tapos hindi makapagsalita. So, yun. Kaya sabi ko, lagi ako nakamonitor din kay Ilyas, kumusta? So, ganun pa rin daw, same. So, ito na ang ano ni Ilyas, marinig nyo na ang kanyang pagpunta sa Philippine Embassy, kung anong sabi. So, pakinggan natin. Pasensya na sa kanyang Tagalog, ha, na kuba-kuba, bako-bako. Kayo na makaintindi sa kanyang Tagalog. So, thank you. Panoorin na natin si Ilyas. Subscribe our channel, Rosana Ilyas. Hello. Welcome to our channel, Rosana Ilyas. Hi, guys. Kumusta na po kayo lahat, sisters, brothers, kaibigan, friends, lahat. Isang week already. Punta ko Philippine Embassy. Gusto ko punta Philippine. But I-card ko expired. Last year. 2021. March 2021. Ngayon, hindi na pwede pagpunta ko doon. Hindi na pwede pasok from airport. From immigration. Hindi pwede pasok. Ngayon, gawa ko punta ko embassy, sabi niya, balik mo na, hindi na pwede na yun, ganyan, apply mo online. Sabi ko, hindi na ganyan, meron ako I-card, meron ako visa, meron ako lahat, ano, meron, gusto mo bigay ako sa iyo. Just card expired na, sabi niya, hindi na pwede na yun, gawa mo visitor visa. Then renew mo doon card. I-card mo renew doon. Then punta ko isang kaibigan. Meron siya computer, meron siya gawa ganyan. Punta ko doon. Ako tsaka isa kaibigan ko. Then apply na online. Visa application for the Philippines. For the Philippines. Meron isang bata makulit.
Udujul. Nagawa ko application dalawa isa kaibigan ko. Siya meron card, siya meron visa. Basta expired also. Expired na expired card siya. Siguro last month, hindi ko alam. Siguro June. 2021 June. Expired na siya rin. Card. My card. Then, gawa kami doon application, padala na doon email, Philippine Immigration. Then, yun, hindi na sila sa akin reply sila doon kaibigan ko. Marami meron requirements. Dito meron ako some paper, dito meron ako some screenshot ako doon par asawa ko. Sabi ko punta doon barangay clearance, affidavit from you. Hindi ko alam, isa pa meron, isa pa. Passport, Xerox passport asawa ko. Hindi ko alam. Basta marami na marami. Yun sabi ko asawa ko, patala mo na please. Then, punta ko ulit doon embassy, Philippine embassy. Then punta ko, siguro bigay sila visa. Pag bigay sila visa, gusto ko bilis-bilis punta doon. Na yun, help ako asawa ko. Miss na miss sila anak ko. Ako miss rin. Basta, gusto ko bilis na visa po. Ayun siguro. Hindi ko alam kailan bigay sila visa. Basta try ako bilis siguro bigay sila. Punta ko dyan. Pray ako God. Okay guys, thank you. Marami salamat po. God bless you. God give you long life. Okay, bye-bye. Please subscribe our channel, Rosana Ilyas. Hello guys, welcome to our channel, Rosana Ilyas. Kumusta na po kayo? Ngayon gusto ko konti usap sa iyo, all friends, kaibigan, sisters, brothers, lahat, kumusta na po? Ngayon ako, gusto ko punta ako Philippines. Miss na miss ako lahat. Asawa ko, anak ko, sobra miss, basta sobra gusto ko ako punta doon kahit hindi ako okay. Nervous na nervous. Pag isip ako ganyan, airplane, airport, ganyan isip ako. Then, sobra nervous ako. Hindi ko alam. Kahit basta ka punta ako doon. Kahit nervous. Sabi ko, na yun punta ako doon. Sabi ko, asawa ko, anak ko, punta ko doon. Sobra miss na sila. Ngayon, sabi ko, Bilal, punta doon na kasama sa akin. Sabi niya, ayaw niya. Hindi ko alam bakit ayaw. Gusto siya pag malaki. Gusto siya punta. Meron na siya marami kaibigan. Our relative, siya kaibigan, that one. Gusto siya, tsaka sila, punta siya England. Sabi niya, married ako, England, bye-bye. Then punta ako doon. Sabi ko, okay, ikaw bahala. Ano gusto mo, wala problem. Meron siya, binta na siya motor na yun. Sabi niya, gusto kong bili na bago.
Ah, sabi ko, okay. Konti dagdag tayo. Bili mo, okay. Basta konti maganda. Hindi brand new. Basta second hand. Binta na siya. Kao, dati gusto, gusto, sobra gusto. Kao, bili ako, papa, kao. Bili kao. Na yun, wala na. Sabi niya, papa, pagpunta ikaw doon sa Philippines, hindi na pwede ako bantay. Hindi pwede. Sabi ko, okay. Binta na tayo. Then, binta na yun. Siguro pag balik na, then gusto siya ulit. Bili. Basta try na try punta ko doon, then sabi ko asawa ko, gawa tayo business, kahit maliit, gawa tayo business. Inshallah, inshallah, sabi ko inshallah, God will help us, inshallah. Konti somebody help us, konti sabi niya sa relative ko, sabi niya bigay sa'yo. Ticket na alam ko wala na sa iyo pera, bigay sa iyo ticket. Sabi ko salamat po, sobra sobra salamat. Araw araw asawa ko saka anak ko, tawag na tawag araw araw. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Process mo, paper mo. Sabi ko, punta ko doon. Expired na expired I-card ko. Punta ko doon. Philippine Embassy ko, kuni ko visa. Then, punta ko doon. Then, gawa ko renew doon. Immigration doon. Manila. Hindi ko alam ilan araw sila bigay visa at saka ano-ano requirement. Hope wala na requirement. Meron ako permanent visa. Permanent basta ID expired. Pag ID expired, hindi na pwede doon. Not allowed. Sabi ko mas maganda na pag kuni ko visa. Visitor visa. Basta marami kaibigan gusto ko kita sa iyo doon, Philippine. Sino-sino doon, Philippine. Anta ko doon, inshallah, inshallah, inshallah. Okay. Okay, guys. Salamat po. Marami salamat po. Watch and subscribe our channel, Rosana, Ilyas. Okay, bye-bye. God bless you.